Alright guys, welcome sa episode 5 ng ating Auto Terraformacraft Journey. And yes, how are you guys? So, and welcome back. And season update tayo. And, vamos tayo dito sa ating horse. Ano ba? And early winter na tayo guys, kaya and inabot na naman tayo ng snow. And progress update, and namatay na ata itong ating green apple. Hindi naman siya patay. What I mean is, tumigil na siyang mag-grow. So yun, hindi tayo nakapag-harvest ng apple. Unfortunately. And also yung mga crops natin namatay na. And syempre, ayun, mature na yung ating garlic. Garlic lang yung natira. Saan yung aking hoe? Wala na. So, ayun. So, hindi ko alam kung... Oh. Okay. So, na-doble nga. Dahil din sa ating... fertilizer. Ito, itong saltpeter. Ayan. So, binabad ko na rin pala yung ating jute. Ayan. So, nakakuha na tayo ng jute fiber. Ayan. And then... Ayan, nagawa na tayo ng lead. Kaya may lead na yung ating horse. And ano pa ba? And ayun pala, yung ating newly built na structure. Ayan. Oh, wait lang. Lagay lang natin tong garlic sa ating vessel. Ayan. So, check natin dito. And so, last episode, ito lang yung ating linagay na water wheel. Pero ngayon, naglagay na ako ng 1, 2, 3... And then, 4. Ayan. Ah. Hindi makita dito sa side. Punta tayo sa kabila. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, meron na tayong 20 water wheel in total. And andito na rin. Nag-craft na rin ako ng stressometer. Saka ng speedometer. Ayan. So, currently, yung total ng stress unit na meron tayo is 10,240. Ayan, dito sa 20 pieces ng water wheel. And meron tayong 7,168 stress unit available. Ayan. And yung ating speed is fast. So, na-max natin yung speed, I think. Dahil dito. And extend ko na yung... yung... speed using yung... Yun nga yung method last episode. Yung... From small to big, and then big to small, and so I think ito na yung pinaka max eh. And pasok tayo ngayon dito. And binilisan ko na rin yung pag-build nito kasi winter na, and ayoko namang maraming snow dito. And inayos ko lang yung placing, and ito din. So makikita na natin kung ano yung nag-grind. And then, and kung i-check natin, 512 SU na yung kailangan nito. Or yung kinukonsume nito. Kasi nga yung sa speed is fast. And so, the more na mas mabilis yung machine, the more na stress unit yung kailangan. And ito din. So, currently nasa 1,000. Ito hindi ko alam eh. Kung may effect ba. Hindi ko pa na-try gumamit ng itong mechanical press. Kung mabilis ba yung pag move niya. Pero ito mabilis. I think na max na natin yung speed na ito. Even this one. So, pwede nating i-test. Ayan. Yep. Mas mabilis siya kumpara last episode. Kasi I think 120 plus lang ata. Ayan. So, lagay lang natin siya dito. Eh, nag-prepare na rin pala ako ng iba nating gagamitin for today's episode. You know. And so, ngayon gagawa tayo ng ito, binookmark ko na actually. So, gagawa tayo ngayon ng
spout and para magawa tayo ng speed. Ayun, nakita ko na. Ito. Rotation speed controller. Ayan. So, gagawa tayo ngayon ng spout. May kalp ako dito. Ayun. So, para sa spout, need natin ng street, log, and then copper. Okay. Ah! Meron na nga pala tayong saw. Way bad. Kuhin na natin lahat. Ayan. And then, bato lang natin. Ba't napunta doon? Ah, kasi yung rotation. Alright. Satisfying. Yun, no? Napupunta siya dito. Yun lang kailangan nating lumayo para hindi natin mapulot. Alright. And then, ngayon, dito naman sa deployer. Ayan. Tanggalin natin yung hammer na nakalagay. Then, bigyan natin siya ng copper. Nope, isa lang. Ayan. Yun. Then, balik na natin yung hammer niya. Craft na lang kaya ako dito ng tool rack para ano ko, hindi natin siya pwedeng ilagay pabot hindi rin yun na lang para pwede nating palit-palitan yung hawak niya. Yan. So ngayon wala siyang hawak. So, craft natin tong spout. Yun. And then, itong item drain. Kailangan ulit natin yung copper casing. Here you go. Okay. Okay. And then, gagawa tayo ng mechanical pump. Ram. Yun. Gawin na natin lahat yan. Yan. So, kailangan natin siya dito para makagawa tayo nitong precision mechanism. Yan. May depot pa ba tayo? Yan. Okay. Diyan. Naku. Yun lamang. Naglagay ba tayo ng allowance? Yun lang. Walang allowance. Oh no. Pwede bang dito sa side? Tingnan. Oh yeah. Pwede naman. Yun lang. Kailangan natin isipin paano natin siya i-power. So, ganun din. Kung makikita yung may arrow, meaning, kung may liquid, is papasok dito. So, kailangan natin i-drain. Talang ko ba lang? Ha? Huh? Ayan, ganyan. Okay. And then, tayo sa likod. Pwede bang mag-bend? Oh, okay, okay. We got it. So, hindi naman pala natin kailangang sirain yun. Huh?
Isang wall na wala. Yan. So ang ipapower natin dito is this one. So madali lang naman ito. So palitan lang natin ito. Boom. Okay. So nilagyan ko na rin pala ng mga, or pinalitan ko ng encased chain drive yung iba nating lines dito. So ito. So ito pwede siyang ganyan. Then pwede siyang iakyat na ganyan. So para siyang itong ganito, vertical gearbox. Pero kailangan is wait, i-click na lang natin. Ayan. Hindi ko kayang i-explain eh. Pero ang titingnan natin dito, ayan. All shafts connected like this will rotate in the same direction. Ang again, pwede siyang itaas sa isang side. Not sure kung pwede siya sa middle part eh. Okay, walang sinabi. Pero from this one. Ah, okay. So parang ganun yung nangyari dito. So let's say ito yung directional, yung pare-pareho, and then pinip natin yung isa, pero gumagana pa rin. So ngayon, since meron na tayong spout, what we need to do, or the next thing that we need to do, is yung mechanical, anong tawag dun? Ito, precision mechanism. And kailangan natin ng brass casing dito. So kailangan natin ng brass ulit. Okay, what if mag-proceed na kaya tayo sa crucible, no? So nung una kong linaro tong create mod, yung independent lang siya. Hindi ko pa actually napasok yung crucible na part. Never ko pang na-try. So ngayon, ngayon ko pa lang din siya i-explore. Okay. Ito na naman yung nakakairitang snow. Okay. So sa crucible, greenite ko na yung nakuha nating kaolinite saka graphite last episode. Ayan. So gagawa tayo ngayon fire clay. Okay. So, four. So, titingnan natin sa book. Saan yun? Crucible. Saan yung crucible? Crucible. Okay, and then wait, basahin natin. When you use it, you will see the crucible interface shown to the right. Okay, shows the current metal content of the crucible. The first metal shown is what would be produced if it were to be extracted right now. Other metals shown are the makeup of the current alloy in the crucible. So the crucible has 9 slots where items can be added to be melted, and their liquefied content will be directly added to the crucible. Molten metal containers such as molds can also be placed. Shift while hovering over a draining mold or vessel make it drain faster. Alright, almost there. Oh my god. Hindi pa nga natapos. Inantay-antay ko pa tapos hindi pala siya natapos. Boom. So ipapatong natin siya dito. Oh.
Wow, nice. So tatanggalin natin to para may access tayo dun sa baba. So, gagawa ngayon tayo ng brass. Ano ng recipe ng brass? Bre. Hindi nyo nakita yun. So, 88. So, 9 plus 1. 9. And then, zinc. Okay. So, yun, tatry natin. Papa tayo ng charcoal. Baka mamatayan ulit. Ah, pwede ka rin mag-init dito. Ayun o. And mas mabilis siya compared kung dito. Yun o. Nice. Shift. Kala mas mabilis. Wala namang nagbago. Pag hinold ko yung shift. Wala namang nagbago. Pero mas mabilis siya talaga. Mag-output ng minerals. Oh. Patayin na pala natin. Okay na yun. Ang sabi din, pwede daw nating i-transport yung content. Ben? All right. Okay. So yun, mas mabilis na lang yung tawag dito. Mas mabilis na yung pag-craft natin ng mga ingots. So ngayon itetest natin kung pwede talagang mag-transport ng liquid. Yan. Nakakainis talaga to, hindi siya nag-i-stack ng siya lang. Yan. So, kailangan natin ng gold para sa dun sa ating spout. So, ito yung itetest natin. Hindi ko alam kung pwede nating i-bucket yung pwede kaya. Well, explore na lang natin. So para dito. Oh, need pa natin ng sterling silver. Ano to? Ano gawin to? Copper and silver. Okay, ayan. So, meron tayong 200 millibucket.
So sabi, pwede siyang i-transport. Sabi dito, finally the crucible will keep its content when broken, allowing you to transport the alloy container around if you wish. So kung sisirain natin to, and then pupunta tayo dito, kunin na rin natin yung bucket. Pwede ba? Di pwede. What if? Ayaw din eh. Paano? What if? Hindi pa rin eh. Hindi pwede. Or kailangan nasa apoy. Kasi kailangan nating mag-drain dito ng molten gold. So may molten gold naman to. I don't get it. So hindi pwedeng maglagay ng bucket. Ayaw. Okay. Ayaw pa din. Pag vessel. Ayaw pa rin. Paano ko matatanggal yun? Nani? So hanggang hindi siya pwedeng magsusolidify siya eh. Ayun, pwede na. Pumunta na siya sa vessel. Ah, okay. Okay, so now, pwede na ba natin itong ilagay? So solid siya nung nandun. Gets. Oh. Saan yung gold ko? Kailangan ko pa rin ipainitin pala. So nasabi ko pala last episode na baka ilipat ko to dun, pero I decided na wag na lang kasi matrabaho. Iwan na lang natin. So kailangan kong painitin tong vessel. Mas mabilis din kaya siyang uminit. Pag dyan. Oh, need natin i-right click. My bad, sorry naman. So meron tayo ditong 215 MB. Alright. So pwede siyang mag-contain ng 1000 millibucket.
Yeah, I think dagdagan natin. Ah, hindi pala to gold. So meron tayo dong 200, 700. Sakto na lang nating 5. Ah, hindi, tama. Na nga, nabasag na yung ating fire starter. Refill. So, I think mas magandang isabay natin yung pot habang umiinit. So, aside dito sa mga ginawa natin, I think magta-try rin tayong gumawa ng tree farm for today's episode. So yun yung mga gagawin natin. And then actually yung purpose kung ba't ako nagka-craft nitong rotation speed controller. Ayan. Okay. Kasi mas magandang may control tayo dun sa speed. Dun sa next nating project. Nagawa ko na yung tree farm. Mayroon na akong basis. Nagawa ko na siya nung noon pa nung una kong encounter ng create mode. Ewan ko lang kung may nagbago. No! No, 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 no. Yun lang yung ayokong part. Hinihigop niya rin yung kung ano yung nasa output. Oh, takbo na natin to. Ay, sumabot ka. Umabot kang molten. No! Alright, so ang next naman natin gagawin is itong sterling silver. So 80-20. Since marami naman tayong silver. 80-20. Okay. So susunog na naman tayo dito. Boom. Uy! Muntik na. Where's my hammer? Nasa toolbox ko yung hammer ko kasi. Bad trip talaga ako dito sa molds na to. Okay. So tara sa mechanical press. And then, boom. So, mukhang hindi naman siya mabilis. So, ito yung isa nating kailangang ayusin. Kasi hindi naman siya kailangang mag-consume ng 1,024 stress unit. Or kailangan. May ibabagal pa ba to? No. Okay. Proceed na tayo. So,
Okay. So times 4. So apat na beses natin siyang gagawin. Wait, ano to? Oh no. This is harder than I expected. So para makakuha ng brass mechanism. 4. So 4 times naman sabi niya. So kailangan lang natin ng 2 sheets. Ay, isang sheet. Gawin na lang natin 2. Alright, so press ulit. And then, ang sabi dito? Sa mechanical brass, chisel. Okay. So, bibigyan natin ng chisel. Okay. And then, sa saw. Okay. So ready natin. So sterling silver, cogwheel, yung gold, and then itong mechanical brass. Tingnan natin dito yung extra. So, first step is cogwheel. So lagay natin tanggalin natin tong chisel. Lagay tayo ng cogwheel. Okay. And then, gold. Gold. And then, mechanical, brass mechanism. And then, cogwheel ulit. Then gold, then cogwheel, gold ulit. Okay, brass mechanism, cogwheel ulit. Spout gold. And nakikita naman natin kung ano lang next. Kung titignan yung sa progress. And next is spout gold. So gold. And then brass mechanism. And yun. Meron na tayong precision mechanism. Alright. Alright, alright, alright. Alright, alright. Brown out. And then kailangan na yun natin ang brass casing, which is iniwan ko doon yung brass. What am I doing? Give me one. I don't know. Or what if yung mga ingot is ilagay ko na lang dito, no? Let's see. Kailangan natin ng strip wood. Lagyan natin dyan. Yes, sir! And boom! So, meron na tayong rotational speed controller. Ayan. So, speed controller, ano sabi? Speed controller rely rotation from their axis to a large cogwheel above them. Okay. So, ilan pa ba ito? Okay. So since meron na tayo nitong next natin is yung mechanical bearing.
piston. This one. Ito ba yun? Para sa windmill? Ah, hindi. Windmill bearing pala yun. Yan. Okay. So, kailangan din natin to actually mechanical bearing. And then, kailangan pa natin ng circular saw. Okay. So, kailangan ulit natin. Kailangan ulit natin mag-spend ng time dito sa smithing area natin. Okay, so prepare ko lang siguro tong saw. Kasi kailangan natin ng at least 5. And then... ano kaya unahin natin? Sige, prepare ko na lang muna lahat ng gagamitin natin. And kasi medyo matagal-tagal na smithing yung mangyayari dito. Alright guys, welcome back. So, medyo nag-prepare na ako. Ah, wala pala sa akin. Andun sa likod. And kumuha na rin ako ng alpacas. And so, pinapakain ko sila. Ayan, ready to share na. Kasi kailangan natin nung... Ayun. So, kailangan natin tong wool. So, ganito yung wool dito. Ewan ko kung ganito rin yung lalabas pag sa ship. Pero sa alpaka, ganito. Ayan. Then, kailangan natin nung... anong tawag dun? Ito, spindle. O, kailangan pang... kailangan pang gamitan ng... Oh my goodness. Hindi ko in-expect yun ah. So, kailangan natin ng spindle. Yan. Then, lalagay natin siya dito. Kala ko tapos na tayong mag... Tapos na tayong mag... smithing or whatnot. So, yeah. May mga bagay din talagang makakalimutan. And, ito pala yung mga kailangan. So, balak ko nang gumawa ng water jug. I mean, water, iron flask, and may iron ako dito, alam ko yun. So yun lang talaga yung purpose, kaya ako kumuha ng alpaka. Ah, hindi naman sa yun lang, kasi magagamit din natin yung pool para sa sails. Which is kailangan natin later on. Dito. Ayan. Para sa sail. And tapos na ba? Yun.
So aside sa jute fiber, ito rin yung kailangang isa. I mean, ito rin yung pwede nating gamitin. Ha? Huh? Yun. Yun. Tapos, ganyan. Yun. And then, pwede natin i-craft. Oh, God, kailangan pa ng burlap cloth. So, sa burlap cloth, kailangan natin ng jute. And kailangan natin itong loom. So, may loom din dito. Like dun sa vanilla, ayan. Kaya yung sa vanilla, ito yung loom dito sa Terra Firma Craft. Ayan. So, gagawin lang natin is i-right click natin. Ayan. I think 12. Ayan, 12. And then, kailangan nating walang hawak. Then, ayan. So, 12 times din natin siyang i-click. Para maayos. Ayan. So, ayan, meron na tayong burlap cloth. So, yun actually yung reason kung bakit important yung jute. Ewan ko lang kung may mas usage. Ah, okay. So, yes, may difference sila talaga nung silk cloth. Wool cloth and pero both ng material pwede mong gamitin sa sail, pero hindi mo pwedeng gamitin yung wool cloth para gawing lead ganun. Yeah. Dami na nating alright, so craft na natin yung ating flask. Yun. Then, yung mga extra things. Ito na lang. Yan. At yan. So, eto, pwede siyang maglaman ng... Right-click natin sa tubig. And... 2,000 millibucket of water. Pero hindi mo siya pwedeng i... right click sa something or ilagay sa something. Ah, pwede. Pwede sa barrel. Okay. So, mali pala ako. And ito pala, shears. Iba rin yung shears dito. So, ito yung vanilla shears. Since wala tayong iron, ito yung recipe. So, dalawang knife blade. And then, by wielding, and so lagay mo lang dun sa may anvil and then right click mo with the hammer. Makakakuha ka ng shears. Alright. And, napakain ko na to, no? Napakain ko na ba? Ayo. And may ginawa na rin ako ditong platform para sa possible na tree farm natin. Ayan. Yun. So ngayon, kailangan natin gumawa ng maraming sails. So para sa sails, kailangan natin to. Alright, so meron tayo ditong 7 na burlap cloth. Ewan ko kung kasha na to eh. Meron pa ba akong jute dito na hindi ko pa napaprocess? Ako wala na. Mag-prepare na rin tayo ng leather. Baka kailanganin natin sa future. So paano na ulit to? Lime water ba? And the heck? Are you mad? Okay, so magka-craft tayo ngayon ng sails. Labas lahat ng vessel ko.
Yan. So ito yung mga kinaf ko. So gumawa tayo ng portable storage interface. So para siyang hopper actually. Ayan. So ito transport niya yung item horizontally. Ayan. So kailangan nilang magharap ng isa pang, ayan. Then ito transfer niya yung item. Okay. And then, yung mechanical bearing, gumawa na rin tayo ng fan. Ayan. So itong mga to kasi, namin yung recipe na ito. Kailangan ko rin gawin sa welding kaya ayun, mas pinili kong gawing off-cam pati itong mechanical saw. So ano na yun? Ano nang gagawin ko dito? Sail. Or kailangan pa natin. Ayan. 8. Sail. Sticks lang ang kailangan. And then andesite alloy. Okay. So hindi pala wood. Sorry naman. So punta tayo dito. Naku, nagwa-brown out na naman. Anyways, mamaya na yan. So, sticks, right? Yan. Just in case, backup. And then, yung andesite alloy. Nandito ata yung andesite alloy ko eh. Yep, nandito nga. Okay, so dito na tayo mag-craft. For sale. Okay, nakagawa tayo ng 14 pieces. So I think 9 yung minimum para mag-start yung windmill. Yeah, 9 ata. Okay. So ngayon, magbibuild lang tayo ng not so fancy windmill. Para lang mapagana na. So I think dito. Ayan. Okay lang tayong space. Okay lang na rin tayo. Para makita nyo. Meron dito. So first, oh my god, humus, the hell is this? Ano to? Grab natin yung, kailangan pala natin ng large kagwil. Large cogwheel. Yan. Kunin natin yung windmill bearing and then speed. Yan. Daming snow. Okay, so first is windmill bearing. Yan. And then
And then yung sail. Okay. Oh my god. Fix yourself. You too. Baliktad. Nani kore. What? Yan. Yan. Okay. Zone 9. And then. Dapat wala tayong hawak din, right click. Yun. Ay. Hindi na pala kailangan yun eh. Off natin. Hindi na pala kailangan tong dalawa dito. Pero pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Wait lang. Kailangan pala natin mag-craft ng glue. Ugutom pa nga. Nalang may bread pa tayo. Craft lang tayo ng glue. So, dalawang glue. So, ito. And, bababad lang natin yung bone meal sa lime water. Then, maiging glue. Pero meron dito yung super glue. And, ito. So ito, tin sheet. Gumawa na ako ng tin sheet dito. Ayan. So, let's craft this. Ayan. And then, ayan. Huwag nyo na lang pansinin yung notif. So, i-right-click mo lang siya, and then, may, and magpapakita yung parang indicator kung ano yung pagdidikitin mo. So, itong tatlong blocks is nakadikit na dito. Ayan. So, right-click ulit natin. Ayan. Diba? Then, after that, kailangan na nating ipunta yung power dito sa kabila. Nako, ito yung problema ko. And then, large cogwheel. Hindi siya centered eh. Wait lang. Off ka muna. Pag nilagyan ko ba ito lang? Hindi pwede. Wait lang. Baka pwede. Move natin. Palitan na rin natin yung blocks kasi lahat ng blocks dito affected ng gravity. I mean, most ng blocks. So, move natin siya dito. Yan. Then yung bearing. And then kung ayaw yung gamitin, I mean, may isa pang way, hindi naman sa ayaw, pero may isa pang way para automatic nang magugulo yung item sa gusto yung pagdikitan. So, kumbaga ito, gusto kong idikit tong blocks. So, linagay ko sa off hand yung super glue. Then, ganyan mo lang. Ayan.
Then kung titingnan mo, yun, nakadikit na siya. And para tanggalin tong mga to, kasi pag ito hindi mo tinanggal, let's say linipat mo, let's say may dirt dyan, didikit siya, so sasama siya. So para tanggalin yan, left click mo lang. Ayan. Itong windmill naman, automatic namang didikit to. So hindi mo na kailangang i-super glue. Come on, ayan, reach pa naman. Ayan. Siguro kung nakarami-rami tayo ng material, saka tayo magbibuild ng talagang fully powered na windmill. Pero ngayon, since, ayan, we're broke. Hindi ko magets tong indicator nito. Minsan nagpapakita, minsan hindi. Ayan. And then, yung... Speed! Yun. So, kailangan lang natin ng shaft. Kailangan natin maghukay actually. Where's my pick? Oh, diba? Kalinagyan ko rin siya ng slab para hindi sila maapektuhan nung gravity. So now, okay, saan yung ating mechanical bearing? Naku, may nakalimutan akong i-craft. Oh my god. Yun pa man din yung pinaka-importante. Doon. Yan. And then... magbutas tayo dito. So, kailangan natin ng... pag ginanto ko ba to? Gagana ba to? Nakaon yung windmill natin, di ba? Ay, hindi. Wala, hindi siya gumagana. So, kailangan natin nung gearbox. Meron ba tayo dito? Dala ko ba yung gearbox? Nope. And then, shaft. Boom! Ah, di pa pala natin makikita in action. Kasi kailangan natin maglagay ng blocks. Ayan. So, same thing. Oh. At kasi naisipan ko naman mag-build pag winter. Ang haba ng summer. So titingnan lang natin para makapag-adjust tayo kung
maliit yung ginawa kong circle. So dito natin i-attach yung ating mga saw. I think 3 is enough. Ay. Seriously? And then ow then alam mo lang umiwas. Tatamaan niya ba lahat? Oh yeah, I think so. So tama lang, I think tama lang yung bilog natin. Ano nangyari dito? Nawala yung dirt. So may nakali... What? Ba't may tumatalong dirt? Ah, dumikit. Dumikit ba? Oh yeah. Ah. Okay, okay. Gets, gets. May nakadikit na dirt. Ba't dumikit yung dirt? I-extend pa natin ito, no? Palakihin ko pa kaya. Siguro magdagdag pa tayo ng... No, I think okay na to. Testing ulit. Ayan. Okay. So, ikakraft ko lang yung deployer. Ito. Magkakraft pa ako nito. I think tatlo din. So, yeah, I'll be back. Alright. So, nakakraft na tayo nitong deployer. So, next, maglalagay tayo dito ng... Ah! Huwag dyan. Lalagay tayo ng... chest. Ayan. And then... slab. Slab. Then yung ating deployer. No. Huh? Ayan. Oh my god. Ayan. Lastly, boom. Okay. So ngayon maglalagay tayo ng saplings. So let's say ito, chestnut saplings.
Nilalagyan natin siya ng filter and kung makikita yung square, click with item to set. So dapat saplings lang yung pulutin niya kung sakali. Ayan. Tanggalin natin tong mga unusual. Mga unnecessary pala. My bad. Ayan. Then pag inon natin, boom! Boom! Iwan yung isa. Ba't naiiwan yung isa na naman? Di ba siya nakaglo? Okay. And so pwede tayo maglagay ng saplings dyan. Lagay na rin natin tong ayun. Portable. Bakit ganun? Create and glue na rin natin. For sure. Ayan. So siguro ang output natin is dito banda. Then dito tayo maglalagay nung contraption natin. Para makapag process tayo ng ash. Wood ash. Ayan. So ito yung parang target talaga natin. Kasi yung wood ash pwede mong gawing coal. May chance. Pag winash natin siya. Ayan. Para hindi na tayo mamablema sa coal. Yun. Saktong sakto. Ayan. So ito pala yung gamit ng itong ang tag dito, speed controller. And so kung makikita yung mabilis, pwede natin siyang pabagalin. Let's say 8. Ayan, di ba bumagal siya? Ayan. Pwede rin natin siyang i-max. 64 siya kanina, no? Yan. Boom, boom, boom. Okay naman ata yun. 16 lang pala yung kanina. Yung 64. Ayan. 60. Ayan. So, ayan. And wala tayo nung stress ohm meter para sana makita natin kung ilan pa yung power. Siguro magka-craft din ako nun para ilagay natin dito. Kasi dito rin tayo kukuha ng power para dun sa contraption dito para ma-process natin yung wood into ash. And also siguro maglalagay din tayo ng separation para may makuha rin tayong wood and for building materials. Ayan. So i-prepare ko lang, planuhin ko lang yung mga kailangan para dun. Para dire-diretso na yung ating build. Alright? Alright guys. So I think mag-change plan tayo ng konti. Ayan. Kasi kakailanganin natin ng redstone dito sa next natin gagawin. So I think mag-focus muna tayo dito sa crushing wheel. Ayan. And para makakraft neto, and wag na lang pansinin yung notification. And kailangan nating mag-craft neto.
So 21. And so 21. So 22 sabihin mo na. So 11. Kailangan natin ng 11 na crafting table. Then 11 na... Meron pa ba tayo? Saan lang kasi yung aking may wagang tubigan? Yung aking aqua flask. Ayan. So magkakraft sana ako ng speedometer saka stressometer. Pero ayun, kailangan pala natin ng glue. So habang inaantay yun, 7 lang. Okay, so magcraft tayo. N. Wait, marami naman akong wood. Ha? Huh? Eleven. Then 11 din na crafting table. And then 11 na brass. Tama ba? O, brass casing. 11. So nag-smelt ako dito ulit ng brass. 11. Okay. Round out ulit dito. Ay, nilipat ko pala dito yung indicate mga stressometer natin. And then yung speedometer para nakikita natin. Kasi I think bubuksan ko to in case na kailangan natin i-extend tong area. So yeah. Kaya na itong i-handle to. Try natin. Kasi malaking power yung kailangan nito eh. Ayan. So 256 SU ang isa. Then kailangan ko ng platform. Naku, kinaya naman. Nice. Okay. So, kung makikita nyo yung mga arrows and so, pagka naglagay na tayo ng kailangan natin i-craft, mag-move yung item. So, kailangan natin ng output. So, I think i-change natin yung output dito. Ayan. Naku, gumagabi na nga. So ito bababa. Ito papuntahin natin dito. Pati itong mga to. Ayan. And then bababa. Bababa. And then pupunta siya doon. Okay. So for crushing wheel, kailangan natin ng, wow, that's a lot. Sheesh, 8 lang yung andesite alloy natin. My God. Meron pa ba tayo dito? Oh, meron pa. Nice. We need raw something. Kahit anong raw. So, tinatamad na akong pumunta sa bahay. Kahit malapit lang. Bungkalin na lang natin to. Okay. Seriously?
Then, mabalik ka na dyan. Oh no! Damn. Alright guys, so yeah, welcome back. So ayun, medyo mahaba-haba yung trial and error natin dun sa ating project. But anyways, natapos ko na siya and explain ko sa inyo kung paano siya gumagana. But before that, napansin ko na yung previous recording ko, yung clip na pinasok ko is nakamute pala ako. And so explain natin yung mga ginawa ko that time. So gumawa tayo dito ng crashing wheel and... So, itong crashing wheel. Ayan. So, magka-crash siya ng... Parang upgraded version lang siya nung mill natin. Kung saan tayo nagka-crash nung mga ores. Ayan. Pero dito, may mga ibang item ka na pwedeng i-crash na hindi mo pwedeng gawin sa mill. So, yun. So, para ma-craft to, kailangan natin ng mechanical crafter. Ayan. So ito, itong item na to. So kailangan natin siyang i-craft dun sa, kung nakita nyo yung clip. So susundan natin to, itong format na to. So para lang siyang malaking crafting table. Actually na kailangan ng power para makapag-craft. Ayan. So andito. So inalis ko muna siya. Kasi hindi naman siya yung
item na or structure na kailangan nating gamitin every time. Ayan. So ayan. Then nakakuha tayo dito ng glowstone. Yan actually yung reason kung ba't tayo nag-grind ng limestone gravel. Ayan. Para makakuha ng yellow sand. And then after neto, so gagrind ulit natin siya and may 10% chance na makakuha tayo ng glowstone. Which is pwede natin gamitin or requirement para sa everlasting torch. And para hindi na siya namamatay. And so ito yung ating tree farm. Ayan. So umiikot yan. So dito natin ginamit yung pinaf natin na mechanical bearing or windmill bearing. And so mostly ang mga sinasabi ko lang naman dun is kung paano ko gagawin to. So maraming trial and error yung nangyari dun. So yeah, yun lang naman. So ito na yung finished product natin para sa ating charcoal farm. Yeah, kinda ganun. Kasi aside sa charcoal, nakapag-farm din tayo nito, mga logs and nung sapling. And so ang nangyari dito is yung power dito, so meron tayong total of 2048 stress unit and meron pa tayong remaining na 908 stress unit. And so the more na sail yung ilalagay natin, the more na power yung mapuproduce. So hindi pa to yung full setup ng windmill. And yeah, ginawa ko lang siyang ganito cause I don't know, temporary lang. Siguro soon pag meron na tayong item para makapag-craft ng full structure talaga ng windmill, saka natin i-build siguro or mag-build ng talagang windmill. But for now, ayan, gumagana naman siya kahit ganito. So meron tayo dito ng rotation speed controller na kinaf natin gamit yung mechanical crafter. Ah, hindi pala. Para i-craft siya is ito pala. Ayan. So, na-craft na natin ito. Ayan. So, pwede mo siyang bagu-baguhin ng speed. Ayan. Pwede mong taasan, babaan. Ayan. So, kung kung idadrag mo naman siya pababa, let's say dito, and mag so clockwise and then counterclockwise lang siya. So magre-reverse lang yung rotation. So 58 then. And then dito naman, meron tayong rotational bearing at a mechanical bearing. Ayan. So sa mechanical bearing, kailangan lang natin itong super glue. Ayan. Patayin kaya natin. Wait lang, try nating patayin. Namatay na kasi ako dito guys eh. Saan na ba yung obituary ko dito? Tinapon ko na ata. So namatay ako dito. Kasi may saw. Ayan, yung saw yung magkakat ng tree. And then yung deployer naman yung magpa-plant ng sapling. Ayan. Tang timingan natin. Wow, wow, wow. Ayan. So ito siya. So itong deployer, silagyan natin ng filter para yung pwede lang pumasok na item is sapling. And so may kita nyo hawak-hawak yung mga sapling. Then ipa-plant ngayon dito. And ingan. So lahat ng loot, let's say nag-cut ng tree to, yung loot na mag-drop is automatic makakapture and then malalagay dito sa chest. And then ito namang portable storage interface, ito yung magta-transport. So kumbaga para siyang hopper. Pero gagana lang siya kung meron ding isang storage interface dun sa other side. So gagana siya pa basta may isang block na gap. Ayan. So yan, titingnan natin. Ayan, nag-plant. Ayan. And then, no, don't hit me.
Ayan. So ayan, once na-transport yung item, is ilalabas naman nitong funnel dito sa ating conveyor belt. Ayan, conveyor belt na to. Ayan, so maglalagay tayo, kailangan natin mag-demonstrate. Ayan. So let's say na and nag-cut yung tree, then na-transfer yung logs from the chest to dito. So lalabas ngayon yan dito. And so itong dalawang funnel na to may filter sila. So itong first na filter, ang kukunin lang niyang item from the conveyor belt are sticks. And yung second naman is sapling. And then yung logs is dediretso lang siya dito and papasok siya dito. So dito naman naka-set up to ng force split. So let's say may apat na logs. So mag-i-split yan into equally. So dalawa yung papasok dito sa item vault and then dalawa yung babagsak doon sa ating fan na may apoy sa harap. So ito na yung ano na bang tawag dito? Bulk, basta something bulk blasting ata. Yeah. So yan. So makikita nyo na tama yung blow ng fan kung yung particle is nakikita nyo dito. Is papush dito. Kasi pag mali yung ikot ng fan, is hihigupin niya yung item papunta sa apoy. Instead na itutulak niya papunta dito. So, ayan. And then after, let's say, may bumagsak dito na logs. Ayan. So hindi siya papasok dito hanggat hindi siya naiging wood ash. And may filter din tayo ng wood ash dito. So antayin lang natin mag wood ash to. Ayan. Then babagsak siya dito sa may washing area. So may fan din doon. And nakatapat siya sa tubig. And ayun, nawash na yung ash. And may chance tayong makakuha ng charcoal. Ayan. And ito pala, itong aqueduct, ayan. So ito yung way na para i-transfer yung liquid. So gaya nitong tubig, ayan. So nilagyan ko rin siya ng stairs para hindi siya mag-freeze. So ito yung source natin. And pag maglalagay tayo ng aqueduct, ayan. So lahat to is magiging source block. Unlike pag wala to, is magpa-flow lang siya. So, yun. So, source block to lahat. Pwede tayong uminom dyan. Ayan. Then, may fan dun. Ganun din, yung sa gaya dito. Pagbaliktad yung ikot ng fan, hihigupin niya yung item instead na iihipan niya pataas. Ayan. So, dun sa speed, may bearing actually yung speed. Nun, kaya naka 58 lang yun kasi may certain range lang din na kayang ihipan nung fan yung item. So ayan, sakto siya dun sa may funnel. Nakuha ko ba yun? Nakulubulutang pa rin. Where's my pick? Ayan. Okay, nakuha ko. Ayan. So lahat ng wood ashes pupunta dito para sa washing. Ayan. So huwag nyo munang pansinin yung mga building structure natin dito. Ayan. Inayos ko lang siya in a way na matitesting ko siya. So, hindi ko alam kung magbibuild ako ng cover nito. Kumbaga parang housing, parang ganito. Para maganda siya tignan. So pag-iisipan ko na lang siya off-cam para and we have more time to think about it kaysa pinapakita ko siya sa recording. And makain siya sa oras. So sa stick naman. No! And so sa stick naman, so lahat ng nahihigop na stick or na-farm na stick is pupunta dito sa chest. And sadly hindi natin ma-open kasi
may nakapatong sa taas. But yeah, papasok dito yung stick. And then may hopper dito. I-distribute nung hopper yung stick dito. And then, pag umabot to ng 9, ika-craft siya nung, or gagana yung press natin. So ipipress niya yung 9 sticks dito para maging stick bunch. And so may filter din to. So ito para rin tong hopper. Pero ibabagsak yung item sa belt. And so pag may dalawa tayong, let's say, stick bunch. And papasok ngayon siya dito sa mechanical crafter. And then, with every 2 stick bunch. Stick bunch. Ayan. So ayan. Kung may dalawang stick branch, makakraft siya into stick bundle. So yung stick bundle para rin siyang logs. Na pag napunta siya dito, is pwede rin siyang ma-convert into wood ash. So and recycle din natin yung stick. So hindi ko naman siya balak i-store gaya nung sapling kasi masyado ring marami. So instead na i-store natin siya and wala naman siya masyadong gamit. And ginawa ko na lang siyang ganito. So ayan. And then ano pa ba? Ano pa bang bago? Season update, early spring na. So kung mapapansin nyo, nagbabago na ulit yung color ng leaves. Ayan. Nagtaturn na ulit siya to greenish something. Ayan. So yeah. That's it for our project for today's episode. So hindi na tayo mga problema sa logs and charcoal. So meron na tayong farm para dyan. Ayan. So next episode siguro guys is magka-focus naman tayo sa farming. Okay, wala mo pala ng space. Sorry naman. And magpo-focus naman tayo sa mining. So meron ding pwede magamit dito sa create for mining drill. And so eto. So ito naman yung i-experiment natin or itatry natin next episode. And so far sa mga nakita ko, napaka-open nito eh. Kasi pwede siyang maghukay up to bedrock. Basta maayos lang yung pagkakagawa mo ng machine. Ayan. And then, ano pa ba? I think that's it. No? So, yeah, medyo short ata yung ating episode today. Unlike dun sa other episodes natin na umabot ng 1 hour. Pero kung, since hindi ko pa naman na-edit, hindi ko pa sure. Pero siguro mas maiksi. But yeah, kahit naman ma-excess siguro is may natapos naman tayong and natapos naman natin yung ating goal, which is yun, gumawa ng tree farm. So yun, so again, thank you sa pagsama sa akin for today's episode. And again, ingat guys, and I'll see you in the next one. Goodbye.